What's up sa inyo? Anong balita sa atin? Ulit. What's up mga boss? Anong balita sa inyo at sa atin? Anong balita? Ngayon papunta na kami doon sa paglakad ng mga papeles nung sa passport para magkaroon tayo ng passport. Mukhang malayo yung babiyahin namin at wala naman ako makitang magandang content doon sa gagawin namin bukod sa pipila ko ng mahaba. Ayoko naman ipakita sa inyo na pipila ko ng pagkababa na ako po kung ganyan. Abangan natin yung number natin. Ito na yung pinaka-perfect timing para ipakita sa inyo mga boss kung paano nga ba natin nirepaint to. So ang iro-roll ko na lang ngayon mga boss, yung video kung paano nga ba natin nirepaint itong Air Force 1, Ultra Force, Leather White, Triple White para maging kakulay ng Jordan 1 Chicago. So yun mga boss, kita kita tayo bukas. Iro-roll natin, alis na kami, bye! Welcome mga boss sa panibagong episode na naman nitong usapang sapatos. At ngayon nga, tulad nga ng sinabi natin nung nakaraan na i-repaint natin itong bagong-bagong bili nating second hand sa ukay-ukay na Air Force 1 Ultra Force Triple White Leather White. Haba ng pangalan niya. So nalinisan natin siya mga boss, yung kung paano nga ba natin linisin ng isang ukay na sapatos. Okay na at ngayon i-repaint na natin siya para maging kakulay na siya itong Jordan 1 Chicago. Let's go. Nandito lahat sa box na to ang kakailanganin natin para ma-repaint natin itong Air Force 1 Ultra Force Triple Leather. Mababa ng pangalan. So ito, unang muna tatanggalin muna natin yung sintas niya. Nahirapan akong tanggalin. Ganito na lang natin. Ayun na, natanggal natin yung mga sintas niya. So ayun na mga boss, oras na para i-repaint natin itong Air Force 1 Ultra Force Triple White Leather White. Leather. So nandito yung mga nakakailanganin natin na pan-repaint dito sa Air Force 1 Ultra Force. Yun na lang tawag natin sa kanya. Cotton balls, acetone, masking tape, yung mga paint brush, tsaka itong mga Angelus leather paint. Yun yung mga gagamitin natin ngayon. Wala na ba akong kailangan dito? So, simulan na natin. Nakulayan to para maging kamukha siya. Unang-una, lagyan muna natin ng pairan muna natin ng acetone para mawala yung factory paint niya, yung cover. So ngayon mga boss, tapos na natin siyang i-acetone at ready na tayo para pinturahan siya. Ito ang ginagamit natin, itong Angelus leather paint. Kasi ito talaga yung pinaka-advisable na gamitin. Wait, out of frame ako. Ito ang gagamitin natin, itong Angelus leather paint, kasi ito talaga yung pinaka-advisable na gamitin na pang-repaint ng mga sapatos, lalo na pag leather. So ito na, game na tayo. Siyempre, kailangan mo ng specific na airbrush para dito sa tatlong kulay dahil hindi mo pwedeng gamitin yung airbrush sa black, tas gagamitin mo sa red, tas gagamitin mo sa white, mag-alo-alo yung kulay. Dapat specific. Isang kulay, isang airbrush. So ang first step natin mga boss, ay balutan muna itong midsole para hindi siya madamay sa kulay. Wow, bagong-bago pa. May tag pa.
So ito na mga boss, nalagyan na natin siya. Oras na para i-repaint. Unahin muna natin itong kulay pula kasi ito yung pinaka malaki yung sakop na kulay. Mamaya na natin kulayan niya yung itim. Okay, okay. Alugin mo muna, tatawin, alug muna to bago gamitin. Gusto ko lang sabihin mga boss na yung pagkulay ng sapatos ay kailangan ng matinding patience kasi hindi mo pwedeng buhusan yan tapos brushin mo na lang ikalat mo. Dapat unti-unti, as in unti-unti yung pag-paint mo. Unti-unti lang, as in kahit patak-patak lang. Ngayon pag nabuo mo yan, nalagyan mo lahat yan, pwede mong ulitin, patungan mo na lang ulit. Huwag mong bibiglain na isang paintan lang lahat. Huwag mo mukhang baboy yung sapatos. Promise ko sa inyo yan. Kaya dapat unti-unti lang. So ito na mga boss. Natapos na natin. Yung unang layer, ayan. Ayan ay, dito na nga ako lang. Ayan ay yung unang layer niya. Ito, nakulayan natin ng pula. Ang next na kulay naman natin, yung itim para dito sa Swoosh logo, hindi, puti yung tank part niya eh. Pula din yata itong banda na to, tapos yung Swoosh logo. Yun naman yung kukulayan natin na ngayon. Angelus! Ori. Wow! Ito yung gagamitin natin. Ito yung black, mga boss, para sa Swoosh. Kung mapapansin nyo, may mga sablay-sablay siyang parte dito. Ayan, may mga lagpas-lagpas yung pula. Ayan, lagpas-lagpas siya. Hindi natin maiiwasan yan, pero kasi i-repaint din natin yung kulay puti na part niya, kaya matatakpan din natin yung lagpas-lagpas na yan, yung mga yan. Problemahin muna natin yung pula at saka itim. Ayan na mga boss, malapit na tayong matapos dito sa unang-unang patong ng pintura. Kasi kung mapapansin nyo, parang camouflage pa siya yung itsura niya. Kasi hindi pa equal. Tignan nyo. Kasi tignan nyo, parang camouflage pa siya kasi hindi pa pantay yung kulay niya. Kasi unang patong pa lang yan. Pero kapag nakadalawa o tatlong patong tayo, magiging okay din yan. Kasi yung kulay niya, malapit na. Kasi ang maganda dito, yung nire-repaint natin, kulay puting sapatos. Kasi kapag ibang kulay yan, kunyari na lang, ito, ipipaint mo ng pula, mahirapan ka talaga. Kasi magiging gray yung pinaka-base niya or else, dapat kulayan mo muna ng puti para maging matingkad yung pagiging pula niya. Pero sa case na ito, total puti naman siya, mas madali siyang i-repaint. Kasi kumbaga yun yung pinaka-base niya kagad, puti na kagad. Ito na siya mga boss. Tatapos na natin yung unang-unang patong ng kulay niya. Iyan na. So kapag na pangalawa o pangatlo natin, magiging pantay na yung kulay niyan. So gagawin na natin yung pangalawang patong agad-agad, pero ito hindi muna natin kukulayan para maging base yan mamaya. Okay na tayo mga boss.
tapos na natin yung pangalawang coating nito. At kung mapapansin nyo, medyo nalis na yung pagiging camouflage niya. Medyo nalis na, parang nakukuha na natin yung kulay nito. Pero hindi, mas dark talaga to. Light talaga to. So, yun yung pangalawang coating, mga boss. Naabot na natin yung gusto nating kulay. Medyo may pagkakamo pa din siya. May part na medyo maputi pa din. Medyo may puti-puti pa din. Kita mo pa din yung puti. Pero at least, kitang-kita na natin. Nagiging Jordan 1 Chicago na siya. So, ngayon, mga boss, gagawin na natin yung pangatlong coating. At doon na yun matatapos. Tapos, ipipaint na rin natin yung white na part niya para tapos na. Tapos yung sintas nga pala nito, kulay white, di ba? Papalitan na natin ng kulay black para tapos na. Puro ko para tapos na. Kasi nga, patapos na. Ito yung kulay white. Kita nyo yan. So yun, mga boss. Ito siya, yung Air Force 1 Ultra Force Triple White Leather White pa siya. Ito na siya, yung Air Force 1 Chicago Ultra Force I'm Still Learning Edition. Malapit na tayong matapos. Malapit na tayong matapos. Hey, focus! Yun! Nag-focus na. Yun, mga boss, ang nangyari ngayon, ito na yung pangatlong pahit. Ayan. Mapapansin nyo, flat na yung kulay niya. Wala na yung parang kamo-kamo kanina. Ayan na. Okay na. Gagawin na lang natin. Yung mga lagpas-lagpas na yan, tignan nyo. Uy. Yung mga lagpas-lagpas na yan, kukulayan na lang natin yung white. Ayan. Parang hindi halata sa vlog. Ayan o. Yung lagpas-lagpas na yan, kukulayan na lang natin ng puti. Tapos, may papahid pata tayo o yung spray daw na parang transparent o yun yung magiging pinaka protection nitong sapatos. Yung paint, yung leather paint. Tapos yung sintas na itim na lang ikakabit natin. At yun! Finally, nagawa na natin yung mula sa pagiging Air Force 1, Ultra Force, Triple White, Leather White, ay naging Air Force 1 Chicago I'm Still Learning Edition. So, yun na yun nga, mga boss. At tapos na natin. I-repaint itong Air Force 1 Ultra Force Triple White Leather White at naging Air Force 1 Chicago na siya, mga boss. At nakita nyo nga kung paano nga ba natin siya ni-repaint. At ito na itsura niya. Kung mapapansin nyo, mga boss, wala na rin yung extra-extra na kulay pula yung natamaan natin kanina. Diba? Wala na siya, mga boss. Ayan na itsura niya. Oh. At malamang sa malamang, mga boss, ito na yung gagamitin ko na sapatos kapag pumunta tayo sa vegan. Kung mapapansin nyo, mga boss, bagong gising yung itsura ko, kasi yung intro ko kanina, diba, sabi ko papunta kami ng PhilHealth. Ngayon naman, nakauwi na kami, tapos naligo ako. Kaya ganito yung itsura, tsaka nakajip lang ako ng konti. So yun na yun, mga boss, maraming salamat sa pagsama sa video na to. At least nakita nyo kung paano nga ba yung pag-repaint. Basta, mga boss, ang unang-una, patience talaga kapag magre-repaint ka ng sapatos. Kasi hindi pwedeng basta buhusan mo na lang tapos ikakalat mo tapos yun na yun. Dapat talaga paunti-unti. Kasi slowly, kumbaga slowly but surely, patience is the key. Parang ganun, mga boss. Kasi parang pangarap niyo sa buhay, mga boss, na daan-daan lang para mas sigurado. Magtiwala ka lang dun sa proseso. Darating din yung oras na magagawa mo yung gusto mo at yun talaga yung dapat mangyari. Ayan. So hanggang dito na lang muna, mga boss. Maraming salamat sa pagsama sa video na to at sa 171,000 na mga boss ko. So kung di ka pa isa sa mga boss ko, hit mo na yung subscribe button, boss. At maraming salamat sa pagsama ulit sa araw na to, mga boss. At kita-kita tayo, mga boss, bukas. Sa Ukay Shoes nga pala tayo bukas, mga boss. So nandito na lang muna, mga boss. Maraming salamat ulit at kita-kita ulit tayo, mga boss, bukas. Shoutout.
shoutout sa mga tropa ko, yung Jim Tapik, si Mark Capillanes, pati Marvin Guevara. Toy, kasama ko na si Boss Paolo. Yun. Salamat, I'm still learning Turkish. Boss, salamat ha. Salamat. Thank you. Nahirapan na kong tanggalin, ganito na lang natin. Yan. Tapos natanggalin ko, tapos pabalikan ko kayo mamaya ha.